Hey guys, Joe here, Jebel Core Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano pumili ng magagandang Utsuri koi fish. Ituturo ko sa inyo ang mga katangian ng magagandang Utsuri koi fish. So, without further ado guys, titingnan na natin. Let's go. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na update kayo sa ating bagong videos. So ito na po ang sample ng ating Utsuri guys. So una natingnan nyo guys ay ang katawan, same as sa ibang koi fish varieties, ang unang pinaka importante ay ang porma ng katawan. Dapat ganito, torpedo shape siya, malaki siya, hindi siya bansot. Ayan, oh, matipuno siya yung body mass niya, para siyang yung bala ng torpedo, hindi siya bansot, mataas at malaman. Yan ang unang tingnan yung katangian ng magandang koi. Lahat ng koi fish variety, hindi lang itong Utsuri. So, ito lang ang munang makita, ma-pekutan ko niyo yung sample, isang lang na Utsuri kasi ito na lang natira na Utsuri ko. Itong dalawa ay butterfly Utsuri. Ito ay Utsuri, yellow na Utsuri. Ah, Ki Utsuri na butterfly, itong isa. Ki Utsuri kasi yellow means Ki. Itong isa, he, at he din itong regular na Utsuri koi fish. So, yun guys, una ang katawan. Exempted itong butterfly. Although, itong mga butterfly ko ay hindi din bansot. Maganda din ang katawan. Pero hindi lang gaano kalaki ng regular na koi fish. So, next guys is yung pattern. Ayan. Actually ang Utsuri ay dalawang kulay, same siya sa sa Showa. Tatlo lang ang kulay ng Showa. Ang Utsuri ay maitim na koi at na may pula na pattern. So una nyo tingnan guys ay itong dito, tulad ng Showa may motogoro. Dapat dito sa pectoral fins ang motogoro niya ay well balanced. Although itong sa atin guys ay punong-puno ang motogoro niya. Maitim lahat ang kanyang pectoral fin. So ang motogoro nito guys ay umabot dito. Mas maganda kung dito lang ang motogoro sa base. May puti din itong matira, mas maganda siyang tingnan. Although ito balance ito din guys kasi lahat ng pictorial fins niya ay may motogoro. So dito may team na ba minsan kasi guys mayroong case na dito puti lang, dito sa kabila lang ang itim. So ito maganda ito kasi well balanced, although umabot ang motogoro sa lahat ng fins. So next guys ay itong pattern dito sa polo. Ito maganda ito, V-shape. Meron term nito sa Japanese, hindi ko lang alam. Ang mga shape formation sa ulo tulad ng Showa din ito, V-shape. Yan, V-shape itong isa, itong butterfly, lightning shape. Meron yung Japanese term yan, like guys yan. Dapat may itim na pattern sa ulo. At yung magandang forma ay V-shape at saka lightning.
may lightning shift din dito. Para siyang kidlat lightning shape. Yan, next ay ang itim niya o Sumi ay dapat itong itim o Sumi ay dapat well balanced present sa buong katawan. Minsan kasi may sorry nga dito nga portion walang itim. So dapat ang Sumi niya ay balanced. Meron dito sa kabila at dito sa kabila. Saka present sa buong katawan. Dapat balance ang Sumi. Yan. Tingnan nyo. So, parang zebra pattern. Yan. Present siya dito. Sa kabila na dito. Dito nga side. At present din siya dito nga side. Ang kanyang Sumi or itim na pattern. Yan. Tingnan nyo. Parang zebra. Itong great example. Saka maganda ang division dito. Mayroong division. Ayan. Para siyang zebra. So, yan. Dapat balance. Minsan kasi dito lang. Dito wala. Dito mayroon. Dapat present lahat ng katawan. Saka mayroong mga division. Para siyang zebra. Yan o. Ang zebra. Ayan. So, at saka magandang kulay, matingkad. Ito, bata pa ito. Hindi pa fully di-develop. Yellow ito, guys. Ito din, red. Pag lalaki nito, pag lalaki nito, maging ganito. Red, here, sorry. Nag-develop na ganyan. Okay? So, yun lang guys ang ano mga katangian na titingnan nyo ng magandang utsuri. So, sum up natin. Una, katawan kung regular. O, kahit dito sa butterfly, meron kasing bansot din dito na para ng goldfish. Magandang katawan, torpedo shape. Ang pattern sa ulo. Mayroong mga gandang sample, V-shape, saka lightning shape, yan ang mga magandang forma ng pattern. Next, itong motogoro ng pectoral fin, dapat balance, well balance, present sa kabila, dito sa kabila. Saka itong Sumi, well balance, present sa lahat, buong katawan. Meron akong nalimutan. Dapat ang Sumi ay lalagpas dito sa lateral line. Lagpas dito sa guhit na dito ba sa middle. Dapat lalagpas abot sa abdomen area ang Sumi. Okay? So, yan lang muna guys. Comment down below kung meron pa kayong katanungan about goldfish variety, goldfish breeding, goldfish care, mga business management. Okay, comment lang down below. Then, don't forget to hit like, comment down below, share, sharing is caring, and ano pa ba? Hit that bell notification para maging updated kayo kung meron ako mga bagong videos na i-upload. Okay? So, thanks for watching. Keep safe, everyone. God bless. At nga pala, kung gusto nyo magbasa ng article about different koi fish type varieties, lagay din ko sa description below, guys. Okay? So, thanks for watching. Keep safe, everyone. God bless.